Di pa nga natin alam kung ano talaga ang tunay na nangyari, kaya huwag tayong mag-judge agad. Viral na sa social media, kaya ang lahat ng simpatiya ay nasa kay baby girl. Aba, eh paano na si Super Tekla ngayon? Eh di, nga nga ang lolo niya. Kaya ako, ayaw ko magsalita ng patapos kasi di naman natin alam talaga kung ano ang tunay na nangyari. At hindi pa nga nagsalita si Super Tekla, di ba? Weh, hindi nga. Kalat na nga sa social media ang ginawa niya, di ba? Ay oo, kalat na nga, kaya lahat ng simpatiya ay nasa kay baby girl at talagang kawawa itong si Super Tekla. React tayo sa sinasabi ni baby girl na wala raw suporta na galing kay Super Tekla. Siguro totoo din naman yan na walang suporta dahil come on girl, wala naman talagang ano ngayon. Kasi alam nyo ba na pandemic talaga at walang suporta talaga. Maraming, hindi lang naman isa at hindi lang sila ang hindi nakakatanggap. Marami dahil na pandemic ngayon at sana magkakaintindihan silang dalawa. Wait, hindi nga. At bilang isang partner, sana magkakaintindihan sila or sana maintindihan niya ang partner niya, lalo na't pandemic ngayon. Kapag ang mag-partner ay may pagkakaintindihan at communication, ay magkakaroon ito ng magandang outcome. Chay, galing mo mag-aaway. At siguro para hindi sila mag-aaway, kailangan lang mag-usap at pagkwentuhan nila or mag-usap sila kung paano magkaroon o magkakaroon ng magandang trabaho at magkakaroon ng pera para walang away. Ganun yun. Yeah, dahil mukhang mabait naman si Super Tekla. Mukha lang ha. Ang masasabi ko lang, mabuting tao talaga si Tekla. Kasi nung una, nung first na nakita ko si Tekla doon sa show ni Kuya Will, na talagang napakabuti niya. At nagkwento siya tungkol sa kanyang anak at napaiyak si Super Tekla at marami ang naantig dun sa nangyari dun sa show na yun at marami natuwa naman. Nakakatuwa din naman si Super Tekla dahil hindi talaga siya totoong bakla at siya ay isang straight, probably straight siya. Yung I'm so tired. Sa tingin ko, ang pagiging ganyan komedyante ni Super Tekla ay dahil lang sa trabaho o di kaya ay ano sa tingin niyo mga ka-virals, siya ba ay isang double or whatever? But for me, si Super Tekla ay isang mabuting tao at ginagamit niya ng pagiging bakla-baklaan kahit hindi siya bakla, ginagamit niya lang ang pagiging bakla-baklaan. Ginagamit niya lang yung pagkatao niya, yung physical appearance niya outside para sa kanyang trabaho. Parang ganun lang yun. At doon naman sa sinasabi ni baby girl na pinipilit raw siyang makipag-loving-loving ni Super Tekla. Parang sa tingin ko, siguro baka, pero that is not really reliable. Parang hindi yan ang magandang rason para ipahiya mo isang public figure na kagaya ni Super Tekla. Bakit? Yung pinagsasabi niya na nakipag-loving-loving, parang below the belt na yan mga guys. Dahil iyan ay nakakahiyang bagay. Dapat yung mga bagay na ganyan ay sikreto lang at kayo lang na mag-partner ang dapat nakakaalam. At saka kawawa naman si Super Tekla. Talaga? Naawa ka kay Super Tekla? Oo naman, dapat tayong maawa sa kanya dahil he's a good person naman. Parang ganun. Hindi tayo dapat mamagalit kay Super Tekla dahil hindi pa natin alam kung ano talaga ang nasa side niya. May tama ka dyan! Mas naniniwala ako dun sa mga celebrities na pinagtanggol si Super Tekla. Alam nyo kung bakit? Dahil sila talaga ang mas nakakaalam dahil kilala nila si Super Tekla. Dahil matagal na sila sa industriya. Yes, syempre, dahil sila ang mas nakakakilala kay Super Tekla. Lalo na ito si Super Donita Nose. Donita Nose. Dahil siya mismo ang nag-recommend kay Super Tekla doon sa show ni Kuya Will dahil he trusted or she trusted
Super Tekla. Ala, dahil kilala niya. Dahil alam niya kung ano yung kapasidad ni Super Tekla. Kaya kilala niya. So, mabuting tao si Super Tekla. Pag hindi ka mabuting tao, who wants to recommend you? Wow naman! Sana fan mo talaga si Super Tekla, diba? Hindi naman sa super fan talaga ako ni Super Tekla, pero I'm just telling the truth. I'm just telling my opinion. Opinion? My opinion about Super Tekla at saka sa kanyang live-in partner na pinahiya siya sa publiko. Siyempre ako, bilang isang babae, naiintindihan ko siya at may anak siya at may anak din ako, naiintindihan ko siya sa kanyang sitwasyon. Pero, sa ginawa niyang ganyan is that is super, super wrong talaga. Maling-mali ka talaga, girl. Dapat hindi mo ginaganyan yung partner mo kahit hindi kayo mag-asawa or mag-boyfriend or girlfriend na kayo. Dapat huwag mong ipahiya ang partner mo, lalo-lalo na yung about yung mga, ano, yung mga loving-loving, love-making na ganyan. Dapat huwag niyong sinasabi yan sa publiko dahil kayo lang mismo ang mapapahiya. Yes! Totoo talaga yan! Dapat ang ginagawa niya, yung partner niya ay pinoprotektahan niya si Super Tekla. Kahit na may mga problema sila sa buhay nila, dapat niyang pinoprotektahan dahil public figure si Super Tekla. At dahil siya ay public figure, kapag nasira ang image niya, ay wala nang tatanggap sa kanya kahit na mga comedy bar or whatever dahil sirang-sira na talaga yung pagkatao niya dahil sa ginawa niya. That is so wrong, girl. Naiintindihan kita bilang isang babae, pero nasa side din ako ni Super Tekla dahil pinahiya mo siya eh. Dapat hindi mo siya pinahiya. Hopefully, nakuha nyo kung ano ang ibig sabihin ni Madam Viral. Char, Madam talaga. Ni Viral Trends. At sana naiintindihan nyo yung mga sinasabi ko. Ebe, wow! Kapag nawala ng trabaho, si Super Tekla, edi wow! Ang labas niyan, nga nga kayong dalawa dahil walang trabaho ang partner mo dahil siniraan mo na siya. At malamang hindi ka na talaga babalikan niyan at wala nang perang ibibigay sa'yo dahil galit na yan siya eh. Edi wow! At lalo na ngayon na pandemic at walang makitang trabaho at sarado na ang ABS-CBN. Bakit? Sa ABS-CBN ba natatrabaho si Super Tekla? Ah, hindi nga pala. Pero kahit na dahil pandemic ngayon at wala kang makitang trabaho, dahil hindi lang mga artista ang nawala ng trabaho, maraming-maraming mga Filipino ngayon. At alam nyo ba na maraming problema talaga. Hindi lang pagkain at mga ano, maraming problema pa talaga. At sana mga ka-virals, naintindihan nyo ang reaction ko. I am very, very proud of myself dahil nakapagsalita ako ngayon at nandito ako sa harap ninyo. Kaya ganyan mga ka-virals, kung sana kung meron kayong mga reaction about sa kay Super Tekla, kung mahal niyo si Super Tekla, sana naman intindihin niyo at huwag niyo siyang i-bash. At kung ikay bago pa sa channel na ito, huwag kaligtaang i-click ang bell button at i-click yung subscribe at like. Please lang mag-like na kayo dito sa channel na ito. Kahit hindi masyado malaki ang ating channel, pero I am expecting na magla-like kayo sa channel na ito. At huwag kaligtaang i-click ang bell button. Thank you for watching. At sana tangkilikin niyong muli ang aking mga videos. Thank you for watching. Bye!